chinek ko, ang dami palang shortlist sa New Zealand. Scared ka ba? Napili namin yung New Zealand. Hello mga kabayan! Kumusta po kayong lahat? My name is Pearl and welcome to my channel. And for today's vlog, I just wanna share it with you guys kung paano kami nakapunta dito sa New Zealand. And before I start, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated po kayo sa mga latest video ko. Way back 2017, I am searching for a country na safe, good environment, stable, and higit sa lahat, madadala yung mga anak namin dito sa New Zealand. Nasa Macau pa ako nag-work. Mga 3 years yata ako doon. Me and my hubby, nagplano po kami to move to another country. Isa sa napili namin yung New Zealand. New Zealand is the one of the countries na napili namin. Pinag-isipan pa namin ng maraming beses kung tama ba yung desisyon namin. At higit sa lahat, pinag-pray namin na sana i-honor ni God itong desisyon namin. Naisip namin na, nala, wala tayong kakilala, family or relatives man lang sa New Zealand. So paano tayo, saan tayo titira, o sinong tao yung pakiusapan natin? Hindi na lang yung sister-in-law ko, my friend sa New Zealand. Kaya kinonta ko yung friend niya. Marami akong tanong sa kanya kung ano yung lifestyle ng New Zealand, yung cost of living, madali bang makahanap ng work. Tapos sabi niya, ano ba work mo? Skilled ka ba? Sabi ko sa kanya, ito yung work ko at mahaba yung experience. Sabi niya, i-check mo sa New Zealand immigration website kung kasama ba siya sa shortlist ng New Zealand. Kasi kung pasok yung work mo, malaki ang chance mo. Chinek ko, ang dami palang shortlist sa New Zealand. At naku, sobrang saya ko kasi kung ano yung trabaho ko, yung field sa trabaho ko, pasok siya. Hindi na ako nagdadalawang isip. Gumawa ako ng CV agad-agad. Chinek ko yung CV New Zealand style. Naku, napakasimple lang pala. Walang kaartihan, napakasimple. At higit sa lahat, hindi na maglalagay ng 2x2 picture. Hindi na kasama yung personal details, like yung date of birth, place of birth, yung age. Yung iba nga, naglalagay pa ng nickname. So wala na yun. Pina-style lang yun. Pero dito sa New Zealand, simplihan lang. Work experience, skills, education and training. Yun lang ang importante ang dapat ilagay. Nag-start na akong maghanap ng work through online. Send ng send lang ako sa CV ko. Alam nyo ba? Ay, hindi nyo alam. Ang daming nag-reply sa akin, guys! Sobrang happy ako. So, meaning, oh, may potential. Nag-set na sila agad-agad for interview. Kaya ang sabi ko, wala ako sa New Zealand ngayon. So, paano to? So, nag-Skype interview kami at tinanong ako kung kailan ako darating na New Zealand. Eh kasi daw, may practical test pa. Guys, nag-white lie ako. Sabi ko, next month, darating na ako dyan. Eh nag-apply kagad ako ng visitor's visa. Yung mga 8 to 9 days lang yata yon yung processing. So after 8 days, na-approve. November 2017, yan yung flight namin going to New Zealand. Pero kinakabahan pa rin kami. Alam mo yun yung, alam mo yung feeling na tama ba? Tama ba itong desisyon talaga namin? Eh baka pagdating namin sa New Zealand, hindi successful yung desisyon namin. Sablay pala. Eh saan kami pupulutin? Nung pagdating namin sa New Zealand, after 2 days, practical test ko kaagad. Uy, parang positive itong employer ko. Eh, mabait naman siya. So, after the practical test, binigyan kaagad ako ng job offer. Ako na ang nag-process ng working visa ko. So, naghanap kami ng immigration advisor. Tapos, tinulungan ako ng isa sa mga kaibigan ko. So, yun na. Doon na nag-start.
at sinabay na namin yung partnership visa application ng partner ko para isahang lodge na lang. Kaya naghanap kami ng immigration advisor kasi sila yung nakakaalam kung anong dapat documents na isubmit sa immigration. Work visa documents, medyo marami ding dapat i-comply sa immigration. Like yung work experience certification, diploma, yung training certification. So, yun yung dapat i-comply sa immigration. And then, aside sa employment agreement, yun na yun, sabay-sabay na yun. So, kailangan talaga yung ina-apply mo na trabaho related talaga sa job experience mo. After 1 month, na-approve yung working visa ko. Binigyan ako ng 3 years work visa. Yes! Thank you, Lord! Salamat talaga sa blessing na ito. Same din sa partnership visa. We are very blessed and grateful. Laking papasalamat talaga namin sa Panginoon. Thank you, Lord. Walang imposible pag nandyan si God sa puso mo. Lahat ibibigay niya pag galing sa puso mo, yung sincere ka talaga na nagdadasal sa Kanya. To all the people out there, alam kong nangarap din kayo na makarating dito sa New Zealand at hindi lang New Zealand, pati sa ibang bansa rin. Huwag kayong mawala ng hope, libre ang mangarap. So dapat guys, kailangan maging matyaga, kailangan matyaga din kayo. Pahabain yung pasensya nyo, dasal, yun. Kung ano yung mga pangarap nyo sa buhay na gusto nyong maabot, maaabot nyo yan. Pag nandyan kasama din si Lord sa puso nyo, sa pangarap nyo. At dito nagtatapos, parang teleserye lang, no? By the way guys, maraming salamat. Sinishare ko lang kung ano yung journey namin dito sa New Zealand. Ito yung pinagdaanan din namin. Although maraming ups and downs, maraming trials na binigay si God din sa amin. So, pero nakamit namin, nakapunta kami dito sa New Zealand kasi may pangarap din kami. So, pero kailangan kasama yung si God. So, thank you for watching sa lahat ng nag-subscribe sa akin, nag-like. Huwag kayong magsawa na sumusuporta sa akin. Thank you all. God bless you everyone. See you next time. Bye!